1,550 ang itatag ang restaurant na ito na nasa likod natin. Ito nga daw po ay nagsiserve ng kakaibang pansit, nilalagyan ng itlog at mayroong ketchup. Nako, mga Noy, saan nga ka ba nakakain ng ganitong klaseng pagkain ng pansit? Dahil 1950 pa nga ito, mga Noy, alamin natin kung anong sarap ang hatid nito. Kilalanin natin ang nagmamay-ari nito ngayon at alamin ang kwento sa likod ng Masyans. Let's get it on! Bago natin kausapin si Tita Merly, may-ari po nitong masyang. May nakita akong pamilya dito. Nakita mo naman kung gaano kasarap yung masyang. Ubos! Si Miss Anna at si Miss Lynn. Anong lasa po ng pagkain? Masarap po. Sulit ang sarap. Sulit. Matagal na po ba kayong kumakain dito? Ano pa ako? High school pa lang. Kumakain ka na dito? Kumakain ka? 31 na ako eh. Naku, ilang taon na pala. Talagang binabalik-balikan niyo po, no? Talaga po pagkain dito. Ano kaya po sa tingin mo ang special dito sa masyang pansit? Yun kung may may balunan. Ayun ang balunan. May ketchup, kakaiba. Ayun, ako, ayan nga po sila, madam, ha, kumakain dito ng... Ayun nga yung kakaiba dito, so kailangan natin manigman to. Ngayon lang po kung makakakain yan. Nung pansit na may ketchup, tara, punta na si Tita Merly. Tita Merly, magandang hapon sa iyo. Salamat sa pagpapaunlak mo sa Kuya Dex, sa buong team namin na pumunta dito sa Masyang. Sa matanong ko na lang po, bakit Masyang ang pangalan niya? Actually, yung Masyang is kinuha namin sa pangalan ng lola namin. Kasi actually, ang nag-start kasi nito, yung tita ko. Tapos, nung nagkaasawa yung father ko, ng pangasawa yung mother ko, siya na yung nagtuloy nung pansitan. Yung Masyang is kilala dito sa San Pedro. Kaya, ang tinatawag ng mga tao is, bili ka ng pansit doon sa Kalati Masyang. Kasi known siya dito sa bayan . So, ganun na yung naging train ng punta ka Kalati Masyang. Kaya ginamit nyo na yung Masyang. Kilala siya dito sa San Pedro. Ito, tita, 1950 pa siya nung nag-start, di ba? Ito bang lasa nitong pansit na to is hindi nagbago ng style ng pagluluto? Sa amin po, hindi naman kasi yung measurement, yung timpla ng mother ko, yun pa rin yung ginagamit namin. Kaya lang, syempre, yung iba nagsasabi, may pagbabago kasi yung mga seasoning din naman kasi nagbabago. Actually, di ba? Yung mga ketchup, minsan nagbabago din yung . Pero yung timpla, yung measurement namin sa pansit, ganun pa din. Ito, Tita Merly, sa araw-araw na nagbubukas ka, mga ilang kilong bihon itong naluluto nyo? Sa ngayon kasi mga 30 kilos. 30 kilos na average siya per day. Daming bihon nun, grabe. Tapos ito yung sabi sa akin is parang may kakaiba daw dito sa pansit na to. Ano po yung kakaiba rito? Ang kakaiba sa amin is yung nilalagyan siya ng ketchup sa ibabaw, bukod sa with egg, with sun side up egg, meron siyang ketchup. Ketchup? Talaga, kakaiba nga po talaga. No? Sino nakaisip dito nalagyan ng ketchup? Yung parang mga nanay ko, mga lola, yung tiyahin ko, kasi nga, siguro yun. Dahil kasi ang toppings namin, imbis na yung proben o balumbaluna ng manok, lechon kawali. Before yung lechon. Siyempre, pagka may lechon or with egg, nilalagyan ng ketchup. Napatok naman siya sa tao. Kaya naumpisahan na yun ng ganun. Ayun pala yun. At ito po, Tita Merly, siguro maitanong ko na lang din po, no? Ang dahil kumakain . Araw-araw nakikita ko ang dahil kumakain. Actually, ngayon po habang nandito kami, ang dami kumakain. Ano kaya ang special sa Masyang pansit? Special po sa amin, siguro, bukod sa kakaiba, masarap siya, lalo na yung mura pa siya. Ayun. Kasi pangmasa po talaga yung presyo namin. Pangmasa. Okay. Ito, Tita Merly, siyempre, ayan, ganyan na, ang dami nang kumakain, nakilala na din. May plano ba kayo sa future na ano ba ang mga plano ng Masyangs? Actually, yung mga anak ko, nagpaplano kami mag-branch out soon. Baka February or March, mag-start na yun sa Binyan Laguna. Binyan Laguna naman. Ngayon po, nasabi mo yung magbubukas kayo sa Binyan Laguna daw, mga ano, at mga kakaya. Itong specific address natin, pwede po mga masabi sa mga nanonood sa atin. Ngayon po, dito po sa San Pedro, ang address po namin is 224 Garcia Street, Barangay Nueva, San Pedro City. Ayun, araw-araw bukas ka naman po. Everyday naman po. Anong oras, Tita Merly? 8 a.m. to 8 p.m. Ito, uso na
na po yung mga online orders. Meron din ba kayong ganyan? Meron po kaming page sa Facebook, pero din po kaming Food Panda. Ayun, pwede silang umorder dyan, Tita Merly. Ayun naman pala. Ito, Tita Merly, syempre nakita ko na din po yung kusina. Ang dami ng empleyado, no? Ang dami nyo rin pala natutulungan dito. Nagsimula ba ito? Iilan lang kayo? Mga yes, anak po, kasi lang? Kasi dati kami, isang counter lang kami nung ano, kaya kakaunti lang, mga 3 to 4 lang kami. Tapos, dito nga kasi late din nag-pandemic, yung other space namin, dati kasi yun is bilyaran. Yung bilyaran namin before, dinadayo din nila apron bata yun. Eh. Kasi since 1950s din yung bilyaran namin. Mm-hmm. Nung nag-pandemic, inalis na namin siya para mas ma-accommodate namin yung maraming ginawa kakain. Nila po ginawa restaurant. Na lang namin ay, restaurant na. Din. So, ang dami rin yung pong natutulungan empleyado rito ngayon, ano? Yes po. Actually, halos isang buka lang yung mga natao dyan eh. So far, Tita Merly, syempre, bilang inspirasyon na lang din po sa mga nanonood sa atin, no? Ito bang pagninegosyo ng pansit, ano naman po ang naibigay, naidulot sa buhay natin? Sa buhay po namin, napakalaki ng naidulot ng pansit ng magulang po. Kasi yan na po lahat yung nagpaaral sa amin. Wow. Hanggang sa ngayon, nakakatulong hanggang sa mga kaapo-apo, ganon. Nagiging source of income na rin namin galing sila. Galing naman. Ako, Tita Merly, ako, sa lahat po na ikwento mo, ang dami kong na-absorb na ang sayang, parang ang sayang memory about Masyang. Maraming maraming salamat sa oras at syempre, pupuntaan ko na yung kusina. Na yes po, maraming salamat din sa inyo. Opo, andito kami sa balustre ng bahay po nila, no? Ancestral house na nila Tita Merly, naamoy ko yung ginisa doon, no? Pansit eh. Babayin na natin yan, mga noy, tara! Tayo ngayon, actually, punong-puno po dun sa labas. Yung mga ganito, kaya nakiusap ako kay Tita Merly. Pwesto dito sa loob na nakisiksik na po tayo para lang makatingin nitong Masyang's Pansit, no? Ito yung style na sinasabi niya sa akin. Meron siyang yung bihon, no po? At saka merong mga ito, puso, at saka atay ng manok. May itlog na nilagay sa ibabaw at pinabanatan pala ng ketchup to. So, ganyan pala itong Masyang Pansit. Since 1950 pa nga, talagang alamin natin kung anong lasa. So, medyo kalkalin na natin, no, ya, para makita lang po natin. Kailangan daw haluin ito. Ayun, no, pakita ko po sa inyo. Yung nasa ilalim, itong special. Okay? Ayan po yung mga, meron na ako nakikita rito ng gizzard, no, yung balun-balunan ba? So, tirayin natin ng ganyan. May ketchup. Dahil may ketchup, kasi daw po, nakagawin ang mga tao kasi nilalagyan nila ng itlog sa ibabaw itong pansit. Ganun pala yun. So this time around, di ko pa masyadong binabanata ng ketchup to. Tingnan lang natin ng as is, no? Yung nilagay lang po na standard na ketchup na nilalagay. Tingnan na. Yun! Yung lasa niya, Noy, pagka wala pang ketchup, alam mo yung mga pancit style na ginagamit sa birthday? Ayan yung lasa. Ngayon, lagyan natin ng ketchup. Yung ibang nakita ko kanina, Noy, punong-puno ng ketchup. Inupuno ng ketchup. Halos ginawa na po sabaw yung ketchup eh. Ayan, napakamanin po. Napakadaming tao sa labas. Kaya po, nandito kami sa loob at nakakarinig kayo ng mga extra noise, no? Excessive noise. Pagpasensya po, okay? Subo tayo ng medyo tinodo ko yung ketchup. Well, ganoon na nangyayari. Nagkakaroon ng ibang should I say, Noy? Sumasabog po yung lasa. Pag hinaluan ng ketchup, no? Alam mo na, parang toyo, no? Ang lasa na itong mga pansit nating Pinoy. Pag nilagyan ng ketchup, naghahalo po yung tamis at alat. Ganun ang nagiging ano niya, yung enhancement niya sa pansit. Ang sarap nung bihon nila, Noy. Tama-tama din yung lambot. Hindi po siya hilaw, hindi rin siya lutong luto. Tama-tama, balansin-balansin lang po yung pagkakaluto. Meron din sila ritong, yan o, Noy. Noy. Pakita ko po sa inyo yung itsura. Ayan.
Yung muna yung ngayon, oy, parang may toasted, di ba? Kasi iniihaw nila dun sa loob. Nakita ko kanina iniihaw. Kaya medyo nakakaiba talaga eh. Siyempre, no, biyakin natin yan. Sabi ni Tita Merly, with the ketchup and the pancit, papalama mo daw yan sa loob. Lalagay natin ng ganyan yan. Kasarap na merienda, murang-mura. Sabay subo. With the monay. Ayun. Napakasarap nga naman pala nito. Panalo. Angoy, ha? Malakas sila sa ketchup, no, kasi nakita ko yung mga lalagyan, ubos ng ubos. Dahil po, sumasarap nga yung pansit. Kailangan pala talaga tagtarin mo ng ketchup. Nag-iiba yung lasa, eh. Hindi natin iklog. Ayan. Ano mo, oh? Pulang-pula. Nakita yung pansit mo, eh. Meno, yun, oh? Pansit bihon natin, Pinoy, eh. Naging kulay pula. Hmm? Wow! Sarap nun! Ayan ha, sa mga magtatanong po ng presyo, pakita lang natin. Murang-mura, abot kaya. Kaya po talagang ang tao dito, hindi magkandamayaw, araw-araw po. Biray mo ba naman? 30 kilos, noy ha? 3-0 ng bihon. Hindi pa luto yan. Ganun po, kadami ang niluluto mong pansit. Ay, 1 kilo nga lang na bihon eh. Halos sa pamilya ng anim o pito, mapapakain mo eh. Solid. Panalo. Wow. Nako, Noy. Itong Masyang, isa sa mga restaurant dito sa Laguna, specifically dito po sa San Pedro, na pwede niyong puntahan at balikan. Marerecommend ko po sa inyo. Double check po sa akin. Kasi ang sarap ng lasa. Yan o. Yung mga kakakain natin dyan, pwede nyo pong puntahan ngayon to, no? At iniimbitahan ko kayo pumunta nito dahil masarap po. Di tayo mapapahiya. Okay siya. Siguro naman, no, masasabi ko na dahil po sa tagal ng panahon na niluluto nila to, 1950 pa nga, no? Ilang dekada na po ang lumipas. Definitely, perfect na po ang lasa nito. Mm. Matarap, kamonay. Wow! Solid! Hindi magkandamayo yung kusina sa pagdisa. Kasi, ang dami na pong tao dito sa labat, no? Mag-order, makain itong pansit. Bukod dun, oy, yung nakita ko yung ano po ba, yung online ordering nila, tunog ng tunog. Mag-order nung ganyang kalalaking bilao. Sus, talaga nga po naman pong ang dami talagang nabili. Ayan, habang kumakain tayo ngayon dito, andyan lang po sa kusina kasi sa likod po, yung kusina nila, umaamoy dito yung ginigisang bawang. Kaya, magugutom ka talaga eh. Bait pa ni Tita Merly. Nako, Tita Merly, gusto ko magpasalamat sa inyo sa lahat ng bumubuo ng Masyang, no? Yung crew at saka yung team niya na nasa likod ng kusina, no? Na, alam mo yun, napakasipag. Walang kuknat sa paggigisa, pagluluto nitong pansit dahil nga po, bandi-bandayado, kalya-kalyasi yung niluluto. Pero binibilang ko kanina, no, yung mga 15 minutes, wala na po, ubos na kagad yung isa. Talagang, kasi bira ng bira, lagay ng lagay si ate. Tapos, lagay ng itlog, labas kagad dito sa counter sa labas. Actually, makikita niyo sa likod ko, no, may mga nakakasama po tayong kumakain. Even dyan sa likod nyo, meron din. Inom lang po tayo. Ako, Noy, ha? Siyempre, gusto ko na lang pong ipasok ito, no? Sa mga nanonood sa atin. Abangan nyo po, every Sunday, nagla-live tayo ng 6 p.m. sa aking Facebook page, no? At sa Lagang Sol, Aragones on the Go. Dun, yung Facebook page din po na yon, nagla-live tayo every 6 p.m. po ng Sunday. Nagpapamigay po tayo dyan ng limpak-limpak na Gcash, no? At saka kabuhayan package, no? So, napakadaling sumali. Walang kahirap-hirap. Talaga po nga ang daming nananalo, no? Abangan nyo po yan every Sunday. And then, of course, ha, follow na rin po yung pages natin ng Alagang Akay. At syempre, yung ating YouTube channel ng Alagang Akay din po, no? Naglalabas po tayo dyan ng mga episodes na hindi nyo napapanood sa Kuya Dex. And syempre, no, paalala sa mga kaakay natin dyan na nanonood ngayon na ang dami daw po kasi pumapasok na modus. Yung, ano po ba? Nag-text ba sa inyo na po, mananalo daw po kayo, no? May stop daw po ang
lamang foundation ng alagang Akay at alagang Solaragones on the go na bibigyan kayo ng mga pera, ng gano'n. No, hindi po yung totoo. Okay, maniniwala. Marami pong akong naririnig at sinasabi sa akin ng aming admin, ng aming team na gano'n nga daw po yung ginagawa. No, grabe. Hindi maganda. Siyempre, pagdadasal na lang natin sila. Kain po tayo ulit, ha? Dali. Hindi mapigilan eh. Paano kaya pag hot sauce nilagay mo dito? Hindi ko nakita kung may hot sauce na yan, ha? Pero baka yung iba, meron. Baka di mo makakain yung pancit eh. Ayan o eh, sige. Hindi ko lang masyadong kukunin yung oras yung sa panonood, no? Gusto ko na lang po kayo pasalamatan lahat, siyempre. Habang sumusubo. At siyempre, sana nagustuhan yung episode natin for today. Sana na-entertain namin kayo. Kapagpasok natin sa kusina, no? Sa loob ng kusina ni Tita Merly, ha? Yan yung po yung, ha? Sila po yung nagmamanage nitong masyang ngayon. Ganda-ganda ng bahay nila. Grabe, thank you Tita Merly, ha? Napaka-ancestral nga daw po. Pero napakalinis at napakaayos. Ayan. Again, mga nanay, maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat. Siyempre, ha? Iwas-iwas sa mga sakit. Yan po ang aking hinihiling sa inyo. Maraming blessings. And then, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ako po ang Kuya Dex. Siyempre, hanggang sa susunod na episode, magmamahal para sa inyong lahat. Bye-bye!